Katalasan nasasangkot sa mga aksidente ang mga ilegal na minahan tulad na lang na nangyari sa Paracale, Camarines Norte noong nakaraang linggo. Sa Bayog, Zamboanga del Sur, may mga natuklasan ding minahan na walang permiso. Pero bago pa man magdulot ng trahedya, ipinasara na ang mga ito. Darito ang report. Noong nakaraang linggo, gumuho at pinasok ng tubig dagat ang minahan sa Paracale, Camarines Norte. Tatlong minero ang namatay matapos matrap sa loob ng minahan. Ang insidente, nag-ugat daw sa pagpapasabog ng dinamita. Sabi ng lokal na pamahalaan, walang permit ang mga minahan at matagal na raw nilang ipinasasara. Pero hanggang ngayon, hindi pa malino kung bakit patuloy ang operasyon ng mga ilegal na minahan kahit pa peligroso ang mga ito, lalo pat malapit sa dagat. Ang mga ganito aksidente raw ang gustong iwasan ng mga otoridad sa Bayog, Zamboanga del Sur. Kaya noong isang buwan pa, pinatigil ng ilegal na pagmimina roon. Para matiyak na hindi na babalik sa pagmimina ang mga residente, pinagbabakla sa mga otoridad ang mga makina sa 41 ilegal na mining plants. Alinsunod ito sa utos sa Mines and Geosciences Bureau, Region 9. Wala raw kasing permiso ang mga minahan at ilang beses nang nasangkot sa mga aksidente tulad ng landslide. Apektado ang kabuhayan ng mga residenteng sa pagmimina lang umaasa. Pero aminado rin sila, wala silang permit. Hanggang ngayon hindi pa malinaw kung sinong operator at may-ari ng mga minahan. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, ilang lokal na politiko ang nagpapatakbo ng mga ito. Tinangkapan o pigilan ang pagpapasara sa mga minahan. Pinasabugan ang landmine ng kalsadang papunta sa mga planta. Hindi pa alam kung sinong nagpasabog ng landmine. Patuloy ngayon ang pagbubantay sa lugar para matiyak na hindi na muling magbubukas pa ang mga ilegal na minahan.